ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatang siya sa lubunin. Magandang umaga po. Happy Wednesday sa inyong lahat, mga kaibigan. Alam nyo, napakabuti sa atin ng Panginoon sa araw-araw. Binibigyan niya tayo ng buhay kalakasan. Minsan, nasusumpungan natin yung mga sarili natin sa lugar na parang hindi tayo angkop. Pero God will put you in a room where you are not qualified also so that He can show up. Ano po? Nilalagay daw tayo sa isang lugar na parang hindi natin kaya, hindi natin alam ang gagawin, hindi tayo nararapat para maipakita po yung kanyang galing, yung kanyang kayang gawin sa pamamagitan natin. Ako po si Melo Anadem Ong dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Inaanyayahan po namin kayo na sumubaybay sa loob ng isang oras. Pag-usapan natin kung paano po tayo magkakaroon ng positibo, malusog at masayang relasyon sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating mga katrabaho, sa bawat isa at kung paano po patuloy na lalago ang ating spiritual na buhay. Tayo mga kaibigan ay patuloy pa rin po sa pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Sa mga nagnanais pong makatanggap, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin, tumawag or mag-text sa 0917-5643-777. 0917-5643-777 or sa 0919-0001-777. 0919-0001-777. Sa atin pong mga kaibigan sa ibang bansa, sa probinsya, pwede rin po kayong tumawag ng libre. Ang atin pong toll-free number, 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. O kaya mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Maaari rin po kayong magpadala ng mensahe, mag-iwan ng komento sa ating Facebook page, /AWR Luzon, Philippines. At lubos po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Tumawag po kayo at mag-text na ayos namin makatanggap ng mga mensahe buhat sa inyo. Mga kaibigan, nagbabalik po tayo dito sa ating buhay, pamilya at tinatalakay natin ang may kinalaman sa relationship, sa relasyon. Life is all about relationship. Kahapon po, nalinaw, naging malinaw sa atin na Diyos ang nagtatag ng pag-aasawa. Kaya po kapag mayroong mga nag-aasawa, masaya ang Diyos. In fact, nakita natin sa Bible, nabanggit rin ni Ma'am Ay kahapon na Jesus performed His very first miracle saan? Sa kasalan. Ano po? At minsan nga lang, Ma'am Ay, sa ating pag-aasawa, nakafocus tayo dito sa isang araw na event lang naman sa ating buhay kaysa dun sa habang buhay na pagsasama bilang mag-asawa. So ang tanong po, saan ba dapat talaga nakasentro ang ating pag-aasawa? At saan dapat nakasentro ang ating namang pagsasama, ang ating mga pagpapakasal? Yan po ang ating bibigyang linaw ngayon, mga katanungang sasagutin. Let us give the time to Ma'am Ay. Maraming salamat, Melo. Masayang umaga po sa ating lahat. Malawak talaga, no, ang usapin po natin tungkol sa relationship. Welcome sa atin pong segment, Life is All About Relationship. At tayo po ay tatalakay natin muli ang isang napakahalaga, ano po, na kayo po inaanyayahan namin na talagang tumutok sapagkat ito po ay makakatulong sa atin kahit na tayo na mga nauna nang nakapag-asawa, pero ito po para sa akin talagang very, very beneficial. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa paren sa sacred marriage. Binanggit ni Melo na ang marriage po ay ipinagkaloob ito ng Panginoon. Isang institution na kanya po itong in-establish o talagang itinatag niya ito. And nabanggit din ni Melo that the first miracle that Jesus performed, ano po, was in the wedding. Ang ibig sabihin lamang po, ang Panginoon ay nakatutok pa rin sa atin. Hindi ibig sabihin ay binigyan na tayo ng gift na ito, wala na siyang pakialam. Kung hindi, gusto pa rin niyang, ang ganda no, na meron tayong God na parang fina-follow, mino-monitor, tinitingnan niya. Yes, talaga naman, nakakatuwa po, di ba?
Masaya po na naisipin na meron tayong Diyos na may concern po siya sa atin pong mga relationship. At kabilang na dito po itong marriage. Binanggit kanina din ni Melo na marriage should be a joyous occasion. Okay, joyous. Masaya. Hindi lang ito basta isang araw lamang. Yun nga lamang po, talakayin natin ng sandali na tayo po ay minsan ay nakasentro po ang mga couples doon sa isang araw lamang, ano, yung wedding. Na tama naman din yon, pinaghahandaan po yan kasi bahagi po yan ng marriage, ano po, yung wedding. Kaya po inaanyahan po namin kayo na pag-aralan po natin ito. Ano po? Dahil ito nga po ay joyous occasion, saan po ba nakasentro ang atin pong attention, ang atin pong preparation, ang atin pong relationship? Ano po? Lagi nating tandaan na ito po ay nakasentro sa ating Panginoon. Ibig sabihin, preparation pa lang. Doon pa nga lang sa pagpili ng mapapangasawa. Tinalakay natin ang nakaraan yan ay sa pagpili pa lang ng mapapangasawa, kasama din po natin ang ating Panginoon. Amen. Ipinapanalangin kung talagang sino ang nababagay sa atin sangayon po sa kanyang panukala. Dahil nga po, gusto ng Panginoon na maging masaya ang atin pong tahanan. Maaalala ninyo, kahapon binanggit namin na nais lang Panginoon na yung ating tahanan ay maging, ano po sabi? The happiest place on earth. So, dun pa lang sa preparation, nandun pa po tayo. Saan nakasentro? Nakasentro po ito sa kung ano ang nais ng ating Panginoon. Minsan kasi, madalas, may mga couples na nakasentro po sila doon sa isang araw lamang. Yes, ano sa po? Event. Yun yung sa event na yung pagpili ng mga sponsors, yung kanilang mga decoration, ano, lahat ng mga detalye doon sa ano po, sa kasalan, doon nakasentro. Maganda rin po 'yon. Ngunit 'wag po natin kalimutan na tayo ay papasok sa isang relasyon para bang papasok tayo sa isang school na walang graduation. Kaya po, yes, mas maganda na kung nakatuon ang ating attention doon sa pagsasama ng couple, ano po, pagsasama niya nila. So dito po ay nais kong sabihin sa inyo na yung gathering doon pa lang sa wedding, ano, a gathering that Christ honored by his presence, it is right that his followers should attend. So nandito yung ano, yung ito binabanggit kasi dito yung doon sa wedding sa Cana na gumawa ang Panginoon ng miracle. Kasi nagkaroon sila ng commotion, nagkaroon ng problema. Kaya nandun, para bang laging to the rescue ang ating Panginoon. Naghihintay lang din naman siya. At minsan, hindi natin kailangan talagang maghintay pa sa kanya. Kung hindi, available palagi yung mga resources ng ating pong Panginoon. Binanggit din po sa atin pong pag-aaral ngayon, yung mga display, yung extravagance, and hilarity. Ano, yung masyadong, kumbaga parang, this is a happy occasion, pero wag masyadong, ano bang tawag sa, yung... Ano pong masasabi niyo dyan, Ma'am Ai? Uh-oh. Kasi parang yan na po ang naging trend natin ngayon. Well, exemption itong pandemic kasi ngayon napansin natin na talagang lumiit na lang ang mga wedding ceremonies kasi limited ang mga guests, masumimple kasi wala tayong masyadong access ano sa mga kailangan talaga na marami. So ano pong masasabi niyo diyan na parang ang ngayon ay it's the trend eh na talagang ang wedding is a big grand event. Kaya nga ma'am, maririnig niyo na hindi pa kami makapagpakasal kasi wala pa kaming budget. Kasi natinitingnan din nila yung lahat ng mga preparations na yon. Ang tanong po natin, ibabalik yung tanong, what is the purpose of marriage? Di po ba? Ano bang, bakit ba ako magpapakasal? Yes. Kasi iniiwasan po natin na yung marriage, ang wedding po kasi, bahagi na yun ng marriage, ay for display. Ito ba'y ginagawa ko? Itong lahat ng mga decorations na ito, for display ba? Para kami ay mapuri, para masabi, oh, ang ganda. Or, syempre, masarap din sa pakiramdam yon, yung makita mong maganda yung mga decoration, napakaraming pagkain, yung mga ganon. At talagang napakasayang nandyan yung mga tawanan at iba't iba pa. Pero minsan po, nawawala po tayo doon sa mismong disenyo ng ating Panginoon. Ano po? Anong ibig sabihin ko? Tandaan po natin na sa wedding, meron po tayong unseen guest.
na siyang author ng relationship, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Nasisiyahan kaya ang Panginoon na nandoon siya kapag tayo ay nakasentro for display, for extravagance, yung mga lahat ng detalye. Meron po tayong mga nakikita na kahit mismo po, hindi ko na po gagawin na ang aking sarili na excuse, kasi kahit nung ikinasal po ako, masasabi ko po na meron din pong mga bahagi na parang nakasentro ako dun sa anong sasabihin ng tao, yung ako, mapupuri kaya nila, yung mga ganun, alam mo, kasi tayo po ay mga tao. Pero maganda nga po na napapaalalahanan tayo, dahil nga po ang sabi ay marriage ceremonies are made matters of display, parang self-indulgence, but if the contracting parties are agreed in religious belief and practice and everything is consistent and the ceremony be conducted without display and extravagance, marriage at this time need not be displeasing to God. Iniisip ko yung ito ba ay matutuwa kaya ang Panginoon dito sa aking mga ginagawang ito. Sana ang Panginoon ay nandun at maluluwalhati po natin siya. At saka siguro, ma'am, din, minsan kasi we invest so much dun sa event, sa mga kakailanganin, kaysa dun mag-invest tayo sa relasyon natin, bilang magiging mag-asawa. Mm-hmm. O kaya naman ay mangungutang. Yan lang yung sasabihin ko, yes. Let's be practical. Let's be practical na yes, para ma'am. Lamang matupad yung mga dream wedding. Yes, ideal na wedding na gano'n. Ay talaga namang gagawin minsan yung iba yung at the expense of their health. Yes. Mag-o-overtime. Para maabot lamang yung iniisip nila na extravagance or yung talagang ideal nila sa kanila pong wedding. Kaya nga lang po, isipin po natin, lalo na yung mga kabataan na nakikinig ngayon, itong wedding day ay isang event lang. I mean, isang araw lang to. Maraming mga nagpakasal, ang sasabihin nila, nagpakasal kami, pero ang dami-dami naming utang na babayaran. Yan po ang ayaw ng Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon na mamumroblema tayo. Gusto niya na yung wedding na yon o yung marriage na yon ay maging masaya ang lahat. Yes, yes. Ayan, masaya ang lahat. Paano ka magiging masaya kung ang dami mong utang? At saka hindi ka rin magiging masaya kung pinuno mo ng napakaraming decoration yung church o yung venue, pagkatapos ay masasayang din lamang naman. Hindi na alam kung saan nilalagay. Hindi mo alam kung tapos naggumastos ka like sa flowers, gumastos ka ng napakalaking pera na pagkatapos naman po noon ay wala na kayong gagamitin, gusto mong wala ka na, hindi, magre-renta na lang kayo ng bahay. Paano kaya? Yung mga ganun, mas maganda talaga na paplanong mabuti yan ng mga couples. Kung may pera sila, yes, may pera sila, pero saan nila ilalagay yung pera na yon? Magandang i-invest po yan. Pero ngayon, natutuwa ako dahil yes, may mga couples, no? Na ngayon, ini-invest na nila yun sa bahay nila. Ayan, this is a need, di po? Basic po, need po ito ng mag-asawa. So, yung iba, pagkatapos, meron na silang bahay, di ba? Yes. Parang ngayon, ma'am, ang dami ng mga intimate ceremonies na very simple, very solemn. Ganun. Napag-aralan na rin ng mga At saka, siguro nakita na rin nga naman nila na doon sa kanilang mga pinupuntahan na mga weddings na o kaya meron silang mga kilala na nagkaroon talaga ng mga issue o nagkaroon ng problema, kaya iniisip nila na pag sila naman ang nagpakasalay, hindi sila gagastos ng napakalaki. Kasama po yan doon sa extravagance na binabanggit sa atin pong pag-aaral ngayon. And of course, hindi po tayo yan, tama nga po, hindi tayo nakasentro doon sa event lamang na isang araw o dalawang araw, sa mga damit, sa kotse na gagamitin. Alam niyo po, kaya yung iba ayaw na nilang magpakasal kasi sakit sa ulo. Kung ikukumpara nga naman nila yan dun sa mga kaibigan nila nagpakasal, sabi nila wala kaming pera, hindi na lang kami magpapakasal. Ganun. Pero ang wedding po, ang wedding ay pwede nating gawin na simple, meaningful. Yes. Maganda kasi, alam mo, Melo, maganda yung wedding na pag yung bang lahat ay mabibless, no? Yung spiritually mabibless sila at mapapalapit sila sa ating Panginoon. Tandaan po natin na wedding is a form of worship.
Amen. Wedding is a form of worship. Ang mag-asawa ay haharap din po ba? Haharap sila sa Panginoon. Ang Panginoon ang siyang magbi-bless. Ano? Sila po yung magtatatag ng kanilang marriage. Kaya kung ang Panginoon ang magtatatag ng marriage, ay hindi po tayo nakasentro doon sa mga detalye na hindi naman talaga yun ang magiging susi para maging matagumpay ang kasalan. At maganda yung mga tao mabibless habang sila'y nandoon, nanonood sila ng wedding. Talagang sila'y mapapalapit sila sa ating Panginoon kasi nga po ang wedding is worship experience po ito. Ano? So, mas maganda kung nakasentro tayo doon sa ceremony na simple lang. Minsan kasi napakarami ng members ng entourage, ano po, na talaga namang sikip na sikip na sa church, hindi na magkarinigan, nag-iiyakan ng maraming mga bata, yung mga ganon. So, nakakasira po yan doon sa sacredness ng marriage. Ano po? So, tandaan po natin ano, na yan po ay sacred. Pwede natin gawin ito ng isang simple, makahulugan, na mabibless po ang lahat ng mga nag-attend doon. And most specially, ang mabibless po ay ang ikinakasal. Minsan kasi, kapag ikaw ay masyadong nakasentro doon sa mga detalye, doon sa mga iba-ibang mga parte ng wedding event na yon. Minsan yung makikita mo merong bride o groom na nandoon yung pastor o minister, hindi, parang wala sila sa sarili. Siguro iniisip nila yung mamaya yung reception, okay na kaya yung cake, yung mga ganun ano. So di po ba nawawala yung sanctity ng marriage at the same time hindi nabibless yung couple. Yes, yes. Di ba? So, may mga ganyang iba-iba pong issue. Hindi po natin kini-criticize yung mga gumagastos ng malaki, but we would like to this is a reminder po na ang money, yung pera po ay hindi atin po yan. Tayo ay katiwala lang ng Panginoon. Amen. Ipinagkaloob ito ng Panginoon sa atin. Yung mga resources ibinigay sa atin ng Panginoon. Nais ng Panginoon na pangasiwaan po natin ito ng tama. Naaayon, ano po, doon sa kanyang nais para sa atin. Para nang sa ganun, hindi po tayo namomroblema. Ano po? Okay. So, yes, do you have something to say, Melo? At saka po, yung event na to, hindi naman ito kung simple or kung grande, hindi ito nakakabawas or nakakapagpababas sa magiging karanasan ninyo bilang mag-asawa. Mm-hmm. Hindi doon nakasalalay. Ano po? Tsaka yung iba, ma'am, iniisip pag hindi nabigay yung, ewan ko, may mga ganun pa ba ngayon? Pag hindi naibigay yung dream na wedding, parang kailangang gawin lahat ng isang party na maibigay yung dream wedding ng babae. Diba, may pressure eh. May kasamang may pressure po yun eh. Kasi kahit nasabihin mong may pera ka, but yung pera pwede mong i-invest sa ibang bagay na kayo din naman dalawa, I mean, ang makikinabang. Diba? I think it's a very, very good reminder, ma'am, na mabuksan din yung isip natin. Ako siguro, kung I can turn back time, ano kung magpapakasal, parang I would really opt na talagang for a simpler, more intimate na wedding. Na mas heartfelt din minsan eh, kapag mas maliit lang na mga na audience. Ano po? That's why I think this is very, kailangan tong marinig, ano po, lalo na ng ating mga kabataan na nagpapanukala sa pagpapakasal, napipressure kasi walang pampakasal or hindi alam kung saan hahanapin itong mga ganito kalaking kagastusan. Na hindi naman ito pala kailangan, ano, hindi ito requirement na ganito para magsama kayo ng masaya. Lalo na ngayon, marami pong nakaka-influensya eh. Nandiyan yung media, yes, nandiyan correct. Yung fashion, yung basta lahat ng yan nakaka-influensya po sa atin. Lalo na kapag tumingin ka sa internet, ang dami-daming mga ideas na mga magaganda na pag tinitingnan mo, talagang wow, talagang, ay sana ganun, yung mga ganun. Ano, lumalabas eh, yung mga personal na mga desire. Pero, yun nga po, nasasacrifice naman po yung iba mga bagay na mahalaga sana na dapat yun ang pagtuunan po natin ng pansin. At tandaan ulit natin na ito pong marriage, this is the blending of two lives. At ang Panginoon po ang siyang nag-officiate. Hindi man natin nakikita, ang Panginoon, mas maganda na yung talagang naluluwalhati natin ang ating Panginoon.
in the marriage relation, there is a very important step taken, the blending of two lives into one. Diba? Ang wedding o yung marriage ceremony, ito po ay pag isang, hindi ito po symbol eh, talagang actual reality na ang dalawang tao, ang dalawang nagmamahalan ay mag-iisang dibdib, kaya ang tao po ay mag-iisang dibdib, magiging isa sila. So pag na-miss natin yung important, yung essence na yun, ano, ng marriage, naku, sayang po. Sayang, sana hindi natin yun ma-miss sa doing wedding day. And it is an accord with the will of God that man and wife should be linked together in His work to carry it forward in a wholeness and a holiness. Two words na ang ganda, no? Mm-hmm. Dapat hindi natin ma-miss sa panahon ng marriage ceremony itong blending of two lives into wholeness and holiness. Wholeness na kayong dalawa talaga ay magiging buo, ano, magiging buo kayo, and of course nandun yung pagiging banal, sagrado ng kasalan. Ayan yung pinaka-essence po ng marriage. Huwag nating imimiss yan. Huwag tayong nakasentro lamang doon sa display, extravagance, ayan. At yung iba pang mga material na bagay, kasi lilipas po yun. Amen. Pero kapag tayo nakasentro sa tunay na disenyo ng ating Panginoon na maging banal po ang at sagrado ang kasalan na ito, I believe ang marriage relationship po natin ay magiging mas satisfying at mas heavenly, kasi yun po ay mula sa ating Panginoon. Thank you so much, Ma'am Ay. Malinaw po. Ano, at sana nabigyan tayo ng linaw, mga kaibigan, yung wedding ceremony, this is just a one-day event. Pero yung marriage relationship natin, this is the work of a lifetime. At yun po ang kailangan nating mas paghandaan. Gusto ko po yung binanggit ni Ma'am Ay na wedding is a form of worship. This is a worship experience. Maganda siguro ganun yung mindset. Ma'am, sana alam ko na to before ako ikasal. Para ganun yung mindset ko habang naghahanda rin itong wedding ceremony, na ito ay pagsamba sa Diyos. Hihingi natin yung pagpapala niya, yung blessing niya. Tatayo tayo sa kanyang harapan bago tuluyang mag-blend yung dalawang tao. Because binanggit nga ni Ma'am Ay, this is a blending of two lives into wholeness and holiness. Thank you so much po, mga kaibigan. Kung kayo po ay may katanungan tungkol sa ating discussion, or meron po kayong mga komento, meron kayong mga reflection na nais ninyong i-share sa amin, tumawag po kayo or mag-text sa 0917-5643-777. 0917-5643-777 or sa 0919-0001-777. 0919-0001-777. Ganun din po kung gusto ninyo makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay sa mga kaibigan natin sa ibang bansa, mga nasa probinsya. Maaari po kayong tumawag ng libre ng ating toll-free number 1-800-132-20196. 1-800-132-20196, or pwede rin kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph, o kaya naman po mag-iwan ng mensahe or komento sa ating Facebook page /AWR Luzon Philippines. At sa mga nagnanais naman ng readily available, madadownload nyo na ng mga Bible study resources, maaari po kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. So mag-text po kayo at tumawag, nais namin makatanggap ng mga mensahe. Buhat sa inyo. Ngayon po ay ituon natin ang ating pandinig sa mensahe ng awitin.
Napakaganda po ng mensahe ng awitin, nakapagbibigay ito sa atin ng pag-asa at yung mga ganitong musika nagpapasigla ng ating pangangatawan, ano po, parang inihahanda tayo sa ating mga gagawin sa buong maghapon. Tayo po ay pinagpapatuloy ang pag-aaral tungkol sa pagiging katiwala. Napag-alaman po natin na tayo ay hindi nagmamay-ari kundi mga katiwala ng Diyos. At nais niya na tayo ay maging tapat na katiwala. Ngayon po ay pag-aaralan natin kung paano tayo magiging tapat na katiwala nitong ating katawan. Ibigay natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye ngayon na may kinalaman sa pagiging katiwala. Sinasabi sa ating Biblia na ating napag-aralan noong nakaraan, ayon sa Genesis 1:26-29, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, siya'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasa ng Diyos, sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamahala sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halamanan na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Napakabuti ng ating Diyos sapagkat noong nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis, pati yung pagkain na dapat niyang kainin ay sinabi ng ating Diyos. May kasabihan po sa English na ganito, what you eat, that's what you are. Kung ano ang ating kinakain, nagiging ganun tayo. Kaya noong nilikha ng Diyos ang tao, ay ibinigay ng Diyos ang kanyang pagkain, yung sinasabi sa versikulo 29 ng wika, at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob at ng bunga ng mga ito ay magiging pagkain ninyo. Kaya nga, nilikha ng Diyos ang tao. Bakit ano ang layunin ng Diyos? Ang ating katawan na ito na by creation and redemption, ang ating Diyos ang siyang owner at tayo ay ginawang katiwala ng ating Panginoon. Ating tingnan ang sinasabi ng ating Biblia ayon kay John. Sa kanyang pangatlong sulat sa verse 2 ang wika ng chapter 1, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paano nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Anong sinasabi ng ating Biblia? Nais ng ating Panginoon sa umagitan ng kanyang lingkod ang wika, magkaroon ng mabuting kalusugan. Tayo ay nabubuhay at ang ating Diyos ay binigyan tayo ng pagkain upang tayo ay magkaroon ng malusog na pangangatawan. Sa bahagi ng ating pag-aaral na may kinalaman sa body temple, yung ating binanggit na 8 doctors of health, at ang una rito ay yung N ay nutrition. Sa New Start Nutrition,
At ang ating Diyos ngayon ay ibinigay sa atin ang dapat nating kainin. Anong atin dapat kainin? Fruits and nuts, ang sabi ng ating Biblia. Subalit noong nagkaroon ng baha, at bago pa dumating itong bahang ito, ang sabi ng ating Diyos ngayon kay Noe ayon sa Genesis 7:1-3, at sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita ko ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. Kaya pinagawa ng Diyos ang kanyang lingkod na daong upang ang sinumang manampalataya sa pabalita na sa loob ng 120 years ay kanyang pinahayag ang babala ng ating Diyos ngayon. At ang sabi, gumawa ka ng daong sapagkat nakasumpong ang Diyos ng ang wika matuwid sa kanyang harapan. Siya, ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak at gayon din ang kanyang tatlong mga manugang ang nakasama sa daong. Pero merong in-specified na binanggit ang ating Diyos sa mga hayop na isasakay sa daong. Kaya nga yung sinasabing malinis at hindi malinis sa mga hayop, hindi po nagsimula sa panahon ng bansang Israel. Sa panahon pa ni Noe ay binanggit na ng ating Panginoon. Ito ang ating mababasa sa versikulo 2-3 ng Genesis kapitulo 7. Ang wika sa atin, kumuha ka ng tig pito-pito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Sa makatwid ngayon, binanggit na ng ating Panginoon ang pagkakaiba ng mga hayop, yung malinis at saka hindi malinis. Kaya yung sinasabing mga hayop na ito ay kung dapat kainin o hindi kainin, sapagkat pagkatapos ng baha ay nasira ang mga gulay. And by the way, kaibigan, noong ang tao ay nagkasala, idinagdag ng ating Panginoon ang gulay para kanyang kainin at ang gulay na patunayan nagre-repair sa ating mga katawan. Kaya sabi sa atin, kumuha ka ng tigpito-pito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Sa tres, kumuha ka ng tigpito-pito sa mga ibon sa himpapawid, lalaki at babae, upang manatiling buhay ang kanilang uri sa ibabaw ng lupa. Kaya in-specify na ng ating Panginoon. At noong dumating ngayon ang panahon na nasira ang mga pananim ngayon, ang ating Diyos ay pinaintulutan ng tao na kumain ng karne at saka ng isda. Pero meron ding binabanggit ang Biblia ng pagkakaiba ng malinis at saka hindi malinis. Binanggit din ang tungkol sa mga ibon. Ang wika sa aklat ng Levitiko. Ang ibig sabihin ng Levitiko ay pagsamba. Kapitulo 11, ating simulan sa 1 ang wika, ang Panginoon ay nagsalita kina Moises at Aaron na sinasabi. Maring sabihin ng iba ay sinabi ng Diyos kay Moises at kay Aaron yan. Eh wala naman tayong pagkukunan na Biblia ng mga Pilipino. Itong Biblia ito na ating ginagamit ay ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan sa mga Israelita. At ang isa sa lahi ni Israel ay ang mga Hudyo o galing sa lahi ni Huda. Kaya sabi sa atin, sabihin ninyo sa mga anak ni Israel, ito ang mga bagay na may buhay na maaari ninyong kainin sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Sa makatwid, ang sabi niya, maaari ninyong kainin. Tres, anumang hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya, ang mga gayon ay maaari ninyong kainin. Merong pagkilanlan ang wika, ang kanyang paa ay hati, biyak at ngumunguya. Ito yung pwede ngayong maaring kainin na sinasabi ng Panginoon na malinis na pwedeng kainin.
Pero ang sabi niya sa 4, gayon man, kung inyong kakainin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga hati ang paa, ang kamelyo, bagamat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, ito ay marumi para sa inyo. Bakit ayaw ipakain ng Diyos ang kamelyo? Ang sabi sa atin, ang dahilan ng Diyos ay marumi. Maaari sigurong sabihin natin, hindi ba noong nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, sanabi ng Diyos, una sa unang araw hanggang sa ika-anim na araw, sinabi ng Diyos, mabuti. Pero hindi sinabi ng Diyos na lahat ng mga bagay ay mabuting kainin. Katulad ng isang tao, nakabasa siya, sabi niya, ang apog ay gamot. Kaya meron siyang problema sa kanyang mata, ang kanyang ginawa, nilagyan ng apog ang kanyang mata, lalo siyang nabulag. So ang isang bagay mabuti ayon sa kanyang dapat na sabihin nating ikabubuti o mabuting bagay ito. Kaya nga hindi pinapakain ng Diyos ang kamelyo sapagkat ang sabi ng Diyos, marumi, inang sabi ng Panginoon. Sa 5, at ang kuneho, bagamat ngumunguya, subalit walang hati ang paa, ito ay marumi para sa inyo. Ito namang isang hayop na ito, ang sinabi ng Diyos, marumi, hindi dapat kainin. At ang libre, bagamat ngumunguya, subalit walang hati ang paa, ito ay marumi para sa inyo. Ito ngayon ang paborito ng marami. 7. At ang baboy, bagamat may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya, ito ay marumi para sa inyo. Nagkaroon tayo ng problema sa mga baboy, yung African swine na sakit. Anong sabi sa atin? Kaya nagkaroon ng problema ngayon sa mga hog raisers sapagkat nagkaroon ng hindi lamang pandemic sa mga tao, kundi pa naman nagkaroon ng problema sa mga baboy. At ang sabi sa atin sa 8, huwag ninyong kakainin ang kanilang laman at huwag ninyong hihipuin ang kanilang mga bangkay. Ang mga iyon ay marumi para sa inyo. Itong dahilan ng ating Panginoon, hindi sapagkat masarap na kainin. Kasi sabi nila, masarap ang litsyong baboy. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong kakainin, marumi. Ang Diyos ang nagsabing marumi. Sa 9, sa lahat ng mga nasa tubig ay maaari ninyong kainin ang mga ito, alinman may mga palikpik at mga kaliskis na nasa tubig, nasa dagat at sa mga nasa ilog ay makakain ninyo. Subalit, ayon sa 20, alinmang walang mga palikpik at mga kaliskis sa mga nasa dagat, nasa ilog at sa alinmang mga gumagalaw sa mga nasa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay marumi para sa inyo. At napatunayan, yung mga shellfish ay ito yung mga scavengers sa tubig. Kaya hindi pinapakain ng Diyos. Ang Diyos ang nagsabi na, ang Diyos na lumikha, ang sabi niya, huwag ninyong kainin, marumi. Ano pang sabi sa 11? Ang mga iyon ay marumi para sa inyo. Huwag ninyong kakainin ang laman ng mga iyan. Ang mga bangkay ng mga iyan ay inyong pandidirihan. Kaya nga, pagka isang bagay nakakadiri ay ang wika, huwag ninyong kakainin ang sabi ng ating Panginoon. Ano pa kung ating pagpapatuloy? Anumang walang mga palikpik at mga kaliskis na nasa tubig ay magiging maruming bagay sa inyo. At sa mga ibon, ayon sa versikulo 13, ay ituturing ninyong marumi ang mga ito. Ang mga ito ay hindi ninyo dapat kakainin. Ang mga ito'y marumi, ang agila, buwetre, at buwetring itim. Ang lawin, limbas, ayon sa kanyang uri. Bawat uwak, ayon sa kanyang uri. Ang avestrus, panggabing lawin, at ang lawing dagat, ayon sa kanyang uri. Ang maliit na kwago, sumormuho, at ang malaking kwago, ang puting kwago, pelikano, at ang buitre,
ang lahat ng uri ng tagak, ang kabag at ang paniki. May mga tao ngayon kumakain ng mga paniki, pero hindi pinapakain ng Diyos. Kaya maraming sakit sa maraming mga tao sapagkat pati yung hindi dapat kainin ay kinakain ng tao. At ang sabi pa, sa versikulo 20, lahat ng kulisap na may pakpak at lumalakad sa apat na paa ay marumi para sa inyo. Gayunman, ang mga ito'y maaari ninyong kainin sa lahat ng may pakpak na umuusad na may apat na paa na may mga hita sa itaas at mga paa na ginagamit upang makalundag sa lupa. Mula sa kanila ay makakain ninyo ang mga ito, ang balang ayon sa kanyang uri, ang tuklon ayon sa kanyang uri, ang kuliglig ayon sa kanyang uri, at ang tipaklong ayon sa kanyang uri. Subalit, ang iba pang kulisap na may pakpak na may apatang paa ay marumi para sa inyo. Kaya nga, sapagkat kung ano ang ating kinakain, nagiging sangkap ng ating katawan, ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong kakainin, marumi ang mga bagay na ito, ang sabi ng ating Panginoon, ang Diyos na nagsabi. Ano pa sabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng Isaias, 66 versikulo 16 at 17, anong sabi ng ating Biblia? Sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay ilalapat ng Panginoon ang hatol, at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Sino ang mga ito? 17. Silang nagpapakabanal at nagpapakalinis upang pumaroon sa mga halamanan na sumusunod na nasa gitna na kumakain ng laman ng baboy, ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y sama-samang darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Sa makatwid ang Panginoon, kaibigan, ang siyang nagsabi. Pagka sinabi ng Panginoon, hindi dapat kainin, ay huwag kakainin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, marumi. Yung isang punong kahoy, yung kanyang bunga, ayon sa ating Biblia na ating nabasa nung nakaraan, na pagkaalam ng mabuti at ng masama, ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga ito ay maaring kainin nyo, pero itong punong kahoy na ito, ang kanyang bunga, ay huwag niyong kakainin. Ay kinain ng tao. Ano nangyari? Nagkasalang tao. Kaya nga, ngayon, pagka sinabi ng Diyos, alam ng Diyos ang dapat maging pagkain natin, huwag nating kainin yung sinasabi ng Diyos na marumi. Sapagkat ang Diyos alam niya kung ano ang pinakamabuti sa atin. Halimbawa, yung aking sasakyan, ang kanyang ginagamit para ito'y lalakad o ako'y makakarating sa ibang lugar, ang ginagamit ay diesel. Pero pagka nilagyan mo ng iba, yung special gas, hindi pwede sapagkat ang aking makina ay intended sa panggatong na diesel. Gayon din ngayon, sa ating mga katawan, sinabi ng Diyos ang dapat nating kainin at hindi dapat kainin. Tandaan natin, nagsimulang kumain ang tao ng karne noong nagkaroon ng baha. At pagkatapos ngayon, noong ang tao'y kumakain ng karne ngayon, umiksi nang umiksi ang buhay ng tao. Dati-dati, ang buhay ng tao nakakarating hanggang sa 930 si Adan, si Noe, nakarating ng 950 si Matusalem, 969. Subalit noong ang tao nagsimulang kumain ng karne, nagsimula nang ang kanyang buhay ay paiksi ng paiksi. Ang sabi nga sa atin sa aklat ng mga awit, ang buhay ng tao ay 3 years and 10. Ang ibig sabihin nun? 70 years ang buhay ng tao, at ang wika, dahil sa kalakasan, umaabot ng 80. Ang aking lolo noong namatay, 110. Pero bibihira ang mga ganon. Bibihira yung mga ang kanlang edad ay umahaba. Pero
Nagkakasakit tayo dahilan sa ating pagkain na hindi tamang pagkain. Kaya yung mga mahilig sa karne, katulad ko noon ako'y mahilig sa bulalo, ano nangyari sa akin? Nawala ang aking gallbladder dahil sa katakawan. Kaya nga, ang taba ng hayop ay hindi dapat kainin. Pinagbawal ng ating Diyos maging sa panahon ng Old Testament. Eh, ang sabi ng iba, hindi naman ang pumapasok sa ating mga tiyan ang nakakadumi sa tao. Ito yung ginagamit. Ating munang tingnan sa San Mateo 15:1-11-17-20. Ito yung sinasabi ng Biblia. Ito yung ginagamit ng marami. Pero ano ang background? Ang wika ng versikulo 1, pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang mga Pariseo at ang mga eskriba nang gagaling sa Jerusalem at sinabi nila, "Bakit lumalabag ang iyong mga alagad sa tradisyon ng matatanda?" Ano yung puna nila? Lumalabag sa mga tradisyon ng mga matatanda. Hindi sila naguhugas ng kanilang mga kamay bago sila kumain ng tinapay. Bakit nagkaroon ng question? Hindi sumunod sa tradisyon. Hindi sumunod sa sinasabing kinakailangan bago kumain, maghugas ng kamay. Hindi katulad sa ating panahon ngayon, talagang tayo ay palaging naghugas ng kamay because of pandemic at saka tayo ay palaging gumagamit ng alcohol. Ano pa sabi sa 11? Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Kaya sabi, tingnan mo, hindi naman ang pumapasok ang nagpaparumi sa tao, kundi ang wika, yung lumalabas sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Anong subject matter? Kumain sila, hindi nagugas ng kamay. Ano ba sabi sa 17? Hindi ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daan ng dumi? 18. Ngunit, ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. Sapagkat nagmumula sa puso ang masamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiyapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. 20. Ito yung konklusyon. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. Ngunit, ang kumain ng hindi naguhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Ang pinag-uusapan, kumain ng mga lagad, hindi sumunod sa tradisyon sapagkat hindi sila naguhugas ng kanilang mga kamay. Kaya nga, hindi po pwede sinasabing yung ang pinag-uusapan dito, sila'y kumain na hindi nagugas ng kamay. Kaya nga, ang sinasabing nagpaparami sa tao ay yung sinasabing pakikiyapid, pangangalo niya, pagpatay, niisip. Pero ang sabi sa conclusion, ito ang mga bagay na nagpaparami sa tao, ngunit ang kumain ng hindi naghugas ng mga kamay ay hindi nagpaparami sa tao. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yun ng sa banal na kasulatan. Ito pa yung sa panahon ngayon ni Apostol Pedro. Ayon sa Gawa, Kapitulo 10, ating simulan sa 9. Si Apostol Pedro ay nanaginip siya. Pagkatapos ang sabi nga, nagutom siya. Ang sabi sa 10, siya'y nagutom at nagnais kumain. Subalit, samantalang inihahanda nila ito, nawalan siya ng malay. So nakatulog si San Pedro. Nakatulog siya. Kaya ngayon, nung siya nakatulog na naginip siya, nakita niya bukas ang langit ayon sa 11 at may isang bagay na bumaba tulad ng isang malapad na kumot na binababa sa lupa na nakabitin sa apat na sulok. 12. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig, "Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain." Subalit sinabi ni Pedro, "Hindi maari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal." Muling dumating, ayon sa 15, sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi."
O, sabi, tingnan mo. Ang sabi ay, nilinis na ng Diyos ang mga yan, kaya hindi na marumi. Pero ang baboy, ang pangalan ay baboy pa rin. Pero ang conclusion nito, sapagkat ang sabi, ito'y nangyari ng tatlong ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. Kaya nga, samantalang ang wika, iniisip ni Pedro ang kahulugan ng panaginip, ay dumating ngayon ang mga sugo ni Cornelio. Kaya ang conclusion nito, ayon sa 28, sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi pinapahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin isang tao na marumi o karumaldumal. Kaibigan, ang mga ito ay, ang gustong sabihin ay mga tao. At wala sa Biblia na yung bagay na sinabi ng Diyos nung una ay nilinis na. Wala kang makikita sa Biblia. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Kaya nga ang sabi sa 1 Corinto 10:31, kaya kung kayong man ay kumain, uminom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalwalhati sa Diyos. Kaibigan, nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng malusog na pangangatawan. Tayo ay hindi nagkakasakit. Inang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga, tayo katiwala sa ating mga katawan, luwalhatiin natin ang ating Diyos. Bago tayo manalangin, narito ang sabi ng Biblia sa Sangwan, Kapitulo 15, versikulo 7 at 8. Kung kayo manatili sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nanuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, tayo manalangin. Subalit bago tayo manalangin, ibulong muna sa Panginoon, kaibigan, ang iyong nais sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Panginoon, maraming salamat ng aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Maraming salamat sa inyo pong mga pangako na kayo ay magbibigay sa aming mga pangangailangan, na ang Banal na Espiritu ay inyong pagkakalob upang umakay sa amin. Pagpalain po ninyo ang aking kaibigan. Ingatan po siya, O Diyos, bigyan ng malusog na pangangatawan. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Nais niyang ikaw ay maging malusog sa iyong pangangatawan sapagkat ikaw ay ginawa ng Diyos katiwala sa Budded Temple. Luwalhatiin natin ang Diyos sa ating mga katawan. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Romy. Napakalinaw ng ating pag-aaral na ginawa ngayon. Tayo ay katiwala nitong ating mga pangangatawan. Alam niyo po, inaasahan sa atin ng Panginoon na mahalin natin siya ng buong puso natin, ng buong pag-iisip natin, ng buong lakas natin. At ito po ay magagawa natin kung ang ating pangangatawan ay nasa tama, maayos na kondisyon. Pero paano po ito mangyayari kung hindi tama ang pangangalaga ng katawan na kanyang ipinagkaloob sa atin? Alam niyo po tayo, mga Kristiyano, we are very privileged na ma-develop yung ating mga physical and mental powers doon sa pinakamabuting abilities and opportunities. Upang kung magkagayon po, makapagbigay tayo karangalan, kalugudan sa Diyos at magiging mas laking pagpapala din tayo doon sa mga ibang tao. Kaya may mga binahagi si Pastor Romy na ilang mga practical na pamamaraan kung paano po natin mapapangalagaan, mapapanatiling malusog, malakas itong templo na ating pangangatawan. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa ating ginawang pag-aaral ngayon or nagnanais po kayo, meron kayong mga paglilinaw na nanais or meron po kayong kagustuhan na magsaliksik pa ng mas malalim ng banal na kasulatan, makipag-ugnayan po kayo sa amin. Ganun din po kung nais ninyong makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay. Ang atin pong mga contact information, 0917-564-3777. 0917
0946-543-777 or sa 0919-0001-777. 0919-0001-777. Sa atin pong mga kaibigan sa ibang bansa, sa mga nasa probinsya, maraming salamat po sa inyong patuloy din na pagsubaybay, pakikinig. Maaari din po kayo makipag-ugnayan sa amin ng libre. Tumawag lang po sa 1-800-132-20196. 1-800-132-20196 or mag-send po ng email sa connect@adventist.ph. Maaari rin po kayo mag-iwan ng mensahe, komento sa ating Facebook page /AWR Luzon, Philippines. Paki-like po, paki-follow at paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan para sila rin naman ay ma-bless ng atin pong mga messages araw-araw. At sa mga nagnanais naman ng readily available, ma-download nyo na ng mga Bible study guide, Bible study resources for kids and adults, maaari po kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. Kung kayo naman po ay may mga kahilingan, prayer request, nagnanais kayo na may makasama na maglapit nito sa ating Panginoong Diyos, maaari nyo rin pong ipadala dito sa ating tanggapan. Meron po tayo ditong prayer team. At magtiwala po tayo, may pananampalatayang lumapit sa Diyos na nakakaalam ng pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. Sa ngalan po ng bumubuo ng programang ito ni Pastor Romy ni Ma'am Ai, maraming salamat mga kaibigan sa inyo pong pakikinig. Hanggang bukas po muli. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. Seven, seven, seven. Praying at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.